Tinatawag nating self-employed members ng SSS, and ano po ba yung mga benepisyong maaaring makuha nila sa SSS? Okay, ang sagutin ko yan ng ganito, Miss Lisa. Ang self-employed ay kahit sinong naghahanap buhay na wala pong employer. Now, hindi nagtatrabaho po siya sa kanyang sariling sikap at ganun po siya maghanap buhay. Wala ang kahit sino mang walang employer na naghahanap buhay ay self-employed. Kumikita para sa sarili, para sa pamilya. Sa siyempre, nandiyan din 'yan sa ating batas, sa Republic Act 11199, Coverage of Self-Employed Persons. Yung Section 9A sinasabi na compulsory coverage ang mga self-employed. Ibig sabihin, lahat po ng self-employed ay dapat pong covered ng SSS at dapat po ay nakarehistro sa SSS bilang self-employed at nagbabayad din po ng karampatang buwan ng hulog sa SSS bilang self-employed po. So, andyan po yung mga professionals, andyan po yung mga partners at single proprietors of businesses. Andyan din po ang mga artista, mga atleta, at mga farmers and fishermen, and even our informal sector workers na naghahanap buhay bilang vendor sa palengke, self-employed po. Silang lahat ay self-employed po. Basta po walang employer. So kung kayo ay self-employed, ang pag-aasikaso po ng inyong SSS coverage at ang pag-aasikaso po ng paghuhulog ng SSS ay nasa sarili ninyong kamay po. Wala po kasing employer na may HR or admin office na nag-aasikaso ng SSS ninyo katulad ng mga empleyado. Kaya sa mga self-employed, hinihikayat po namin kayo na asikasuhin po ninyo ang inyong sariling coverage sa SSS. At pag-uusapan po natin ngayon ang mga benepisyo, kung paano po kayo mag-rehistro sa SSS, paano po kayo magbayad ng inyong SSS contributions. Miss Lisa, pwede ko na bang idiretso sa mga benepisyo na maaaring matanggap ng mga self-employed workers, ng mga naghahanap buhay na self-employed? Yes, sir. Para ma-convince po natin sila na mag-member, ipagpatuloy po yung membership nila sa SSS. Sige, Lisa. So, umpisahan ko na agad sa pinakamahalagang programa ng SSS, ang monthly retirement pension. Ibig sabihin po, pagdating po sa ating pagtanda na hindi po bababa sa edad 60 o 60, dapat po ay nakapaghulog na sana kayo ng at least 120 contributions, katumbas po ng 10 taong hulog po lamang para maging eligible po kayo, para makamtan po ninyo ang monthly pension habang buhay po. Ang karaniwang halaga po na amin pong binabayad na monthly pension ay 4,828 pesos po kada buwan ayon sa aming datos noong August 2021. Yan po ang aming pinakahuling datos. So kapag nakapagbayad kayo ng 120 monthly contributions, or more, at least 120, yan po ang karaniwang halaga ng monthly pension na amin pong binabayad. Siyempre po, karaniwang halaga po yan, hindi po yan yung tiyak na halaga na inyong matatanggap. Ang pinakamababang retirement pension na amin pong binabayad sa kasalukuyan ay 2,200 pesos kada buwan. Ang pinakamalaki naman po ay 19,150 pesos po kada buwan. So nandoon po ang range
ng halaga ng inyong maaaring matamo na monthly pension from SSS kapag kayo ay naging eligible po sa aming retirement pension program, at kayo po ay magiging eligible pag kayo ay nakapaghulog ng 120 contributions or more. 120 contributions ay katumbas po ng 10 taong hulog po lamang. Hindi po kailangan na tuloy-tuloy na hulog yan. Pwede pong may mga gap. Basta po ay matamo ninyo man lang ang 120 contributions po. Ang 10 taong hulog po ay maiksi po lamang dahil karaniwan po sa atin ay may kakayahang maghanap buhay ng 40 taon, hindi ho ba? Halimbawa po, from age 20 hanggang age 60, 40 taon po yun. Pero 10 taong hulog po lamang ang minimum requirement ng SSS para po kayo ay magtamo ng monthly pension pagdating po ng inyong pagtanda o pag-retire sa paghahanap buhay. So sana po ay makamtan at ninyo ang 120 contributions upang tiyak po kayong makatamo ng monthly pension from SSS po. Miss Lisa, diretso ko na, no? Sa disability benefit naman po, lalo na po dito, ang kinakailangan po ay 36 na hulog po lamang. Katumbas ng 3 taong hulog po lamang ang kailangan. Tiyak na po kayong makakatanggap ng monthly pension mula sa aming disability program kung sakali po ang disgrasya ay matindi na inyong maranasan sa buhay at kayo ay mabalda, magkakaroon po kayo ng monthly pension for the rest of your life basta po kayo ay nakapagbayad ng 36 na hulog. Ang average po, ang karaniwang halaga po na amin pong binabayad na disability pension ay 4,289 kada buwan. Ganun din po sa aming death benefit. Ang buwan ng pension ay na kapag namatay ang isang miyembro, ang kanyang asawa ay makikinabang sa buwan ng pension basta po may 36 na hulog ang miyembrong na namatay. So ang karaniwang halaga naman po na amin pong binabayad sa monthly pension kapag namatay po ang miyembro ay 3,872 pesos po kada buwan. So sa disability at death pension program po ng SSS, 36 na hulog lamang po ang kailangan. Tiyak na po ang protection ng inyong sarili o ng inyong mahal sa buhay kung sakali pong matindi ang disgrasya na atin pong makamtan sa buhay. Ilan pa ang funeral benefit naman po? Ang karaniwang halaga na aming funeral benefit ay 23,184 pesos po. It's a lump sum benefit po. Kailangan po ay may isang hulog man lamang sa SSS. Ang sickness benefit po ay lump sum benefit din po ng SSS. Ang karaniwang ng sickness benefit ay 8,923 pesos. Next slide please. Ayan po, 8,923 pesos ang karaniwang halaga ng sickness benefit na amin pong binabayad. At iyan po ay inyong matatamo basta po kayo ay may tatlong hulog po lamang sa loob ng nakaraang 12 buwan ay makikinabang po kayo sa sickness benefit ng SSS. Ang maternity benefit naman po, ganun din. Nangangailangan po lamang ng 3 sa nakaraang 12 buwan. Ayan po ang karaniwang halaga ng aming maternity benefit. 38,547 ayon sa aming pinakahuling datos. Ang employees compensation benefit, mahalaga po ito, ladies and gentlemen. Ang disgrasya po na nangyari na kayo ay naghahanap buhay bilang self-employed,
maaari po kayong makaklaim ng benepisyo mula sa Employees Compensation Program. Ang Employees Compensation Program ay na-expand na po, nasali na po ang mga self-employed sa programang ito simula po noong September 2020. Ibig sabihin po, kung ang disgrasya ng self-employed ay hango o dahil sa paghahanap buhay bilang self-employed, maaari po kayong mag-claim ng karagdagang benepisyo mula sa Employees Compensation Program. Ang karaniwang halaga na ibinabayad po kung ang aksidente ay dahil sa o hango sa paghahanap buhay, may karagdagang monthly pension mula sa programa ng Employees Compensation. 4,776 pesos kada buwan na monthly pension benefit kung ang disgrasya ay hango o dahil sa paghahanap buhay bilang self-employed. Disability pension din mula sa Employees Compensation Program. 5,455 monthly matatanggap ng self-employed kung ang disgrasya ay hango o dahil sa paghahanap buhay bilang self-employed. May funeral lump sum benefit din po mula sa Employees Compensation Program kung ang disgrasya, ang kamatayan ay dahil o hango sa paghahanap buhay bilang self-employed, makaka-claim po ng 30,000 na funeral benefit po ang nag-claim. At meron din pong programa ang ECE sa sickness, karaniwang halaga po ay 8,400. Kailangan lamang po ay may hulog kayo sa ECE na at least isa. Pero siyempre po, dapat po kayo ay regular na naghuhulog sa programa ng SSS para po kayo ay tiyak na covered ng ating mga programa. Ang ibig sabihin lang po dyan ng at least one ay kunyari ay nakapaghulog na kayo ng contribution nyo ng buwan na ito at sa susunod na buwan ay na-disgrasya po kayo, eligible na po kayo agad dyan sa mga programang iyan ng ECE. Meron ding pautang na programang SSS, yung member at pension loans. Next slide please. Ang karaniwang halaga po ng aming pautang sa mga miyembro ay 24,563 kada buwan. Next slide please. Yan po. So, ang pinakasikat na programa po ng SSS ay yung salary loan. Ang karaniwang halaga po ng aming salary loan program ay 24,563 pesos po ang karaniwang halaga ang amin pong pinapautang sa mga miyembro na may at least 36 na hulog sa SSS at 6 po doon ay dapat nasa nakaraang 12 buwan. Kung kayo po ay pensioner na ng SSS, mayroon din po kaming pension loan program para sa inyo, para sa inyong pangangailangan na mag-umpisa ng maliit na negosyo o ipang-invest sa kung saano man. Ang karaniwang halaga po na amin pong pinapautang sa mga pensioner ay 44,580 pesos. So dito pa lamang po sa mga benepisyo at sa mga pautang na programa ng SSS, pwedeng mapakinabangan ng mga self-employed basta po kayo ay nakarehistro sa SSS bilang self-employed at naghuhulog ng inyong kontribusyon sa SSS bilang self-employed po. Gusto ko pong ulit-ulitin yan na dapat po ay rehistrado kayo sa SSS bilang self-employed para po tama ang pagkilala sa inyo ng SSS at susi din po kasi yan para po sa pinakamabisang protection na maaari ninyong matamo mula sa SSS kapag tama po ang inyong ang pagkilala sa inyo ng SSS at yun nga po ay bilang self-employed.
At siyempre po, kapag rehistrado na kayo, sana po ay makapaghulog po kayo ng inyong contribution sa SSS bilang self-employed tuwing kayo po ay kumikita kada buwan. So mahaba yung sagot ko, Lisa. Medyo pasensya na. Yun po ang mga benepisyo at saka kung sino yung mga self-employed. Okay lang po yun, Sir Carlo. At least po, mas maganda po na na-discuss nyo po in detail para mas maintindihan po talaga ng mga members kung magkano po yung equivalent na benepisyo na makukuha po nila sa SSS kung magiging member po sila. Ms. Vanjie, meron ba tayong questions kay Sir Carlo? Actually, Lisa, marami na tayong questions na nag-gather, no? Ang sabi nga ni Direk, nasa 2.8 na nga daw yung viewers natin. So, tataas ko yan. Dahil syempre, napakaganda ng pinag-uusapan natin, Lisa, ang self-employed membership, no? Sir Carlo, may tanong lamang po. Doon po sa, kasi ang ganda ng pagkakalatag ng pagpapaliwanag nyo, kasi syempre, ang mga members ko, gusto ka agad, magkano makukuha ko dyan kung magme-member ako as self-employed, di ba? Sir, doon sa nabanggit yung mga benefits po, magkano po ba yung contribution na dapat ihulog ng isang member para ma-enjoy po yung mga benefits na yan? Sir Carlo? Oo. Salamat, Vanjie, no? So, doon sa susunod na slide, next slide please. Ito po yung schedule o table ng SSS contributions para sa mga self-employed. Ito po ang inyong gabay para po malaman kung magkano ang inyong ihuhulog sa SSS. Paumanhin po, napakaliit na po ng slide ng drawing ng schedule o table. Pero gusto ko ho i-discuss na lamang po yung pinakamababang halaga at saka yung pinakamalaking halaga. Yung table po na yan na nasa harap ninyo sa pinakabandang kaliwa ay range po ay kung saan po diyan babagsak ang inyong kinita kada buwan, mayroon po yung karampatang hulog sa SSS kada buwan. So susundin po lamang ang table na ito. Pwede din po nating medyo mas simplehan ng kaunti. Isipin po ninyo maigi ang inyong buwanang kita at itapat po ninyo doon sa table na iyan at may karampatang hulog po yan sa SSS kada buwan. So sa ang circular na yan ay circular ng SSS 2020-034B para po sa mga self-employed. Ang pinakamababang halaga na hinuhulog sa SSS sa kasalukuyan ay 400 pesos sa hanay ng mga self-employed. Base po yan sa self-employed na kumikita ng 3,250 pesos o pababa. So kung ganoon po kababa ang inyong kinikita kada buwan, ang karampatang hulog po ninyo sa SSS ay 400 pesos po. Andito po ang breakdown ng minimum amount of contribution na 400. Yung 390 pesos po doon ay para sa regular social security program, yung alam na natin, 10 piso po lamang para sa kakarampot na dagdag na 10 piso para sa employees compensation contribution ninyo, mabubuo na po ang 400 pesos na minimum total contribution to SSS. Ibig ko po sabihin, ang mga self-employed ay may hulog na rin pong kakarampot sa Easy Program para po may protection din po kayo kung ang disgrasya ninyo ay hango o dahil sa inyong paghahanap buhay bilang self-employed. So 400 pesos ang pinakamababa. Ang pinakamataas naman po ay 3,280 pesos kada buwan. Siyempre po, Lisa, Vanjie, mayroon ding self-employed na mga professionals na tiyak akong malaki ang kita nila. Kung ang kanilang kita ay hindi bababa sa 24,750 pesos kada buwan,
ang kanilang buwan ng hulog sa SSS ay 3,280 pesos. 2,600 pesos po diyan ay para sa regular Social Security program. 30 piso lamang po para po may hulog sila sa Employees Compensation Program. At sa kauna-unahang pagkakataon, simula ng January last year, may hulog na rin po sa Mandatory Provident Fund ang mga miyembro ng SSS na naguhulog sa mas matataas na salary bracket. Kung ang salary bracket na inyong pinaguhulugan ay mahigit pa sa 20,000 kada buwan, may karampatang hulog po kayo sa Mandatory Provident Fund o tinatawag naming Workers Investment and Savings Program, kung saan nagtatabi ang SSS, tinatabi ng SSS ang inyong buwan ng hulog sa Provident Fund na iyan, ini-invest po iyan ng SSS ng buong husay at tiyaga para pagdating po ng inyong retirement ay may dagdag po kayong benepisyo mula po sa kikitain ng Provident Fund na nakapangalan po sa inyo. Para po yan sa mga naguhulog sa mas matataas na salary bracket. So, yan po, siyempre po minimum at maximum lamang po ang aking tinalakay. Kung ang inyong hulog po ay nasa bandang gitna, 5,000 kada buwan ang inyong kinikita, 10,000 kada buwan, 15,000, medyo may susuksukan lamang po kayo. Titingnan nyo lamang po ang table na iyan para po malaman ninyo ang inyong buwan ng hulog sa SSS. So siyempre, kung kayo ay naguhulog sa mas matataas na bracket, mas mataas din po ang inyong magiging benepisyo mula po sa SSS. Thank you, Sir Carlo. Napakaganda ng paliwanag mo, Sir. So, ito po'y base doon sa minimum at saka maximum contributions po ng SSS. Pero siyempre, Sir Carlo, i-consider din po natin yung mga qualifying conditions natin, di ba, Sir, para ma-avail nito mga benefits na to. Katulad nung nabanggit niyo po kanina, yung sa death benefit po, pinapakiusapan natin ng mga members na i-meet po nila yung at least 30 years prior po sa contingency ng pagkamatay ng isang member. Or kung gusto po mag-avail ng disability po, di ba, Sir? Kailangan po meron po at least 36 months para po makapag-avail. Anyway, Sir Carlo, marami tayong mga katanungan pero gusto ko yung marinig pa yung mga paliwanag niyo, Sir, no? Yes, Miss Banji. Yes, Sir. Pwede ba akong magdagdag dyan sa sinabi mo sa tungkol sa death at saka disability? Yes, Sir, go. Ladies and gentlemen, kung gusto po ninyong alagaan ang inyong sarili o ang inyong mahal sa buhay, pinakauna po sana ang kayo'y registered sa SSS at naghuhulog ng kontribusyon sa SSS. Kasi po ay malaki po ang proteksyon na inyong matatamo kung tayo ay maharap sa matinding disgrasya. Ito pong death at disability pension program po ng SSS, iilang hulog lamang po ang kinakailangan at tiyak na po ang protection ng inyong sarili at ng inyong mahal sa buhay kung sakali po matindi ang disgrasya. Mahirap po din kasi yung sa pagdating ng disgrasya ay hihingi tayo ng tulong sa mga kaibigan, sa pamilya, makakatanggap tayo ng ilang halaga, ngunit hindi ho yun habang buhay nating matatanggap. Pero kung atin pong natamo ang mga minimum required number, ang matamo ninyo at maabot ninyo ang 36 na hulog, habang buhay na po ang inyong pension na matatanggap kung sakali pong totally disabled kayo o ang inyong kung sakali naman pong kamatayan ay monthly survivor's pension para sa inyong may iwang asawa. Malaking tulong po yan sa akin pong tanaw
At sa kung tayo po'y swertihin at maabot po natin ang edad ng pagtanda, sana po ay maabot din natin ang 120 contributions po lamang, 10 taong hulog po lamang, at tiyak na po tayong may monthly pension from SSS kada buwan po habang buhay na po natin. So kung tayo pa nga po ang mauna sa mundong ito, lilipat pa po ang monthly pension ng retirement ninyo sa inyong esposo, sa inyong spouse, sa inyong asawa habang buhay ng inyong asawa. So ang inyo pong hulog sa SSS ay tiyak at babalik po sa inyo ng maraming beses basta lamang pumaabot ninyo ang aming mga requirements ng contribution sa monthly pension program po na SSS. So medyo gusto ko lamang ikwento ng ganoon niyo na Vanji. Thank you. I agree with you, sir. Anyway, sir, ang dami na nating tanong, no? Pero gusto kong tutukan tong paraan daw po. Paano daw po sila magsa-self-employed? Through online po ba or dapat po ba silang pumunta sa branch, sir? Opo. Sa ngayon na Vanji, ikaw ang kung sino man ang nanonood na dito, kung kayo po ay self-employed, ibig sabihin kayo ay dumidiskarte sa buhay, naghahanap buhay para kumita, dadalawa lamang po yan. Ang isa sa inyo ay mayroon na hong SSS number at mayroon din po sa inyo na wala pang SSS number. Kung wala pa po kayong SSS number, hinihikayat po namin kayo mag-apply po kayo online for an SSS number. Papasyal lamang po kayo sa aming website at ikiklik nyo lamang po ang apply for an SSS number online katulad po ng nasa screen ngayon. Sana po ay pagtiyagaan ninyo ang abala at ang pag-intindi ng pagrehistro ng inyong sarili para magkaroon kayo ng SSS number sa pamamagitan po ng aming online platform. Magpatulong na lamang po tayo sa ating anak o kamag-anak, kaibigan, kung paano po tayo mag-apply for an SSS number online. At sasagutin nyo lamang po ng tapat ang mga tanong doon. Nangangailangan po yan ng cellphone number ninyo at email address para po maayos ang inyong pag-register. So, Banji, kapag wala pang SS number, hinihikayat natin sila na mag-apply online through our website. Ano? Kung wala na kung kayo naman po ay may SSS number na, ang abala po naming ire-request sa inyo ay mag-rehistro po kayo sa SSS gamit ang tinatawag naming Member Data Change Request Form, E4. Next slide, please. Kung kayo ay may SS number na, kailangan po ninyong magpalit ng inyong membership type to self-employed. Ito po ang itsura ng E4, Member Data Change Request. Pwede po ninyo yan ma-download sa aming website. Pwede din ninyo yang makuha sa branch ng SSS at fill upan at isubmit sa SSS. Abalahin ko po sana kayo na pagtiyagaan ang prosesong iyan para po maitama ang pagkilala sa inyo ng SSS bilang self-employed para po maging susi ninyo sa pinakamabisang protection na maaari ninyo makuha sa SSS bilang self-employed. Lisa, Banji, medyo ini-stress ko, no, yung self-employed registration kasi marami din ang sanay nang naguhulog sa atin bilang voluntary member. Pero kung kayo ay voluntary member, ngunit sa katotohanan ay naghahanap buhay kayo, kumikita po kayo, self-employed po kayo at hinihikayat ko po kayong magpalit ng inyong membership type to self-employed dahil yun naman po ang totoo. Kung yun po ang totoo. Ang worry kasi natin, Lisa, Banji, sa maraming naguhulog na voluntary member ay self-employed silang tunay, ngunit voluntary member ang kanilang paghuhulog. Ang
pagkakaiba po ng voluntary member na naghuhulog at ang self-employed member na naghuhulog ay wala pong protection mula sa EC, Employees Compensation Program, ang mga voluntary member. Wala ho silang hulog sa EC, kaya po wala silang protection mula sa EC program. Ibig sabihin, kung ang disgrasya ay nangyari bilang hango o dahil sa paghahanap buhay bilang self-employed, ngunit ang paghuhulog nyo sa SSS ay bilang voluntary member, hindi po kayo makaka-claim ng benepisyo mula sa EC. So yun po ang pinakamahalagang pagkakaiba ng naghuhulog bilang voluntary member at bilang self-employed. So Lisa, Vanjie, pwede silang pumunta rin sa branch para makakuha ng form na yan, yung E4 o yung Member Data Change Request Form. Wala pong hinihinging dokumento ang SSS para patunayan ang inyong self-employment. Pipil upan nyo lamang po ang form na yan at i-present ang inyong mga ID para po mapalit ang inyong membership type to self-employed. Basta po kayo'y tunay na self-employed. Yun po. Okay, napasalamat po Sir Carlo. At least alam na po ng ating mga members no kung paano po nila papalitan yung kanilang membership po no to self-employed, pati na rin yung pag-change ng kanilang SSS information. Sir Carlo, ngayon alam na po nila yung mga procedures na ito. Paano naman po yung proseso ng pagbabayad ng kanilang SSS contribution? Tsaka saan po sila pwedeng magbayad? Ah, yes. So Lisa, Vanjie, alam ko madalas din itong matanong. Ano? Ang ngayon ay sinasanay na natin ang lahat ng miyembro ng SSS na magbayad gamit ang ating payment reference number. So ang kung kayo po ay rehistrado na ng maayos sa SSS bilang self-employed, aabalahin na ho namin kayo na mag-generate, gumawa ng payment reference number na inyo pong susi sa paghuhulog ng inyong kontribusyon sa SSS kada buwan. Ang payment reference number ay susi para pag ayan po ay inyong baon sa inyong pong pagbayad ng hulog sa SSS at magbayad na po kayo, tiyak po na mapopost po agad ang inyong hulog sa SSS pagkabayad po ninyo using a payment reference number. Noong unang panahon po kasi, Vanjie, nung bago tayo sa SSS, ang problema noon ay matagal ang posting ng mga kontribusyon sa SSS dahil wala pa noong payment reference number. Inaabot ng ilang buwan. Nung nagkaroon tayo ng payment reference number, almost real-time na ang posting ng mga kontribusyon. Kaya yan po ang ating isinasanay sa ating mga miyembro. Maraming paraan sa pag-generate ng payment reference number. Ano, Lisa, Vanjie, pwede pong magpadala ng email sa SSS. Pwede po kayong tumawag sa SSS. Pwede din po sa inyong website, sa inyong online account sa SSS kung kayo po ay naka-register na online sa SSS. At pwede din po sa ilang partners ng SSS na tumatanggap ng kontribusyon. At siyempre po, pwede pa rin po sa mga branches ng SSS na mayroon pong teller. So, medyo maliit po ang aking picture dito kung paano kayo makakuha ng PRN na tinatawag. Ngunit ang kailangan nyo lamang gawin ay sumilip sa aming mga social media accounts ng SSS. I-type nyo lamang po PRN. Marami na po kayong mapapanood na video
kung paano po kayo makaka-generate ng PRN o mga aming art cards, mga announcements, kung paano kayo mag-generate ng PRN. So dapat po, sa dami po ng inyong choices, dapat po ay madalian po kayo sa pagkuha ng inyong payment reference number o PRN para po maibayad ninyo ng contribution ang inyong sarili po. Okay, salamat po Sir Carlo, no. Ulitin lang din po natin sa ating mga SSS members, iba't ibang paraan po sa pagkuha ng PRN o yung payment reference number. Maganda nga po at kung nakapag-register na po kayo sa my.sss, malaking bagay na po 'yon dahil makakakuha na po kayo doon ng payment reference number. And aside from that, na banggit na rin po ni Ms. Vanjie kanina sa simula ng programa, meron na po tayong SSS mobile app, di ba Ms. Vanjie? Pwede na rin silang mag-generate doon ng payment reference number. And yun po, para po sa karagdagang impormasyon tungkol po doon sa mga listahan po ng ating mga payment channels, no, whether over-the-counter po yan sa ating mga partner banks, sa mga remittance centers, or online banking, pati na rin po sa iba't ibang mobile applications na available, kompleto po yan. Makikita nyo po yan sa social media accounts ng SSS, yung Facebook na lang po natin, yung Philippine Social Security System. And ayan po, nakikita nyo po ngayon sa inyong screen yung mga yung art cards po para ho dun sa listahan ng ating mga payment partners. Yan. Yes. Yes, Sir Carlo. Yes, Ms. Lisa, gusto kong idagdag na napakarami na ng ating paraan kung saan pwede magbayad ang ating mga miyembro, lalo na po ang mga self-employed. Kasali na rin po ang GCash, ang PayMaya, at ang mga leading na banks natin sa as collecting partner. So, ito po, bagong-bago, pwede na rin po through credit or debit card. Basta po ay na-download po ninyo ang mobile app po ng SSS. So, ito po yung cellphone ko. Ay, pindutin nyo lamang po yung mobile app ng SSS. At yan. Nasa kamay ko na po ang pagbayad ko ng sarili kong SSS. Ako po'y nagbabayad ng SSS bilang household employer. So, meron din akong account na ito. So, yun po. Maabala po namin sana kayong mga may gadget, dahil kayo'y mahilig monitor ng inyong social media o mahilig po kayong manood ng palabas sa inyong gadget. Sana po ay maabala namin kayo na mag-download for free ng SSS mobile app. Dahil po pag kayo'y mayroon ng mobile app at kayo po ay registered na online sa SSS, napakarami na po ng inyong pwedeng magawa sa inyong online account sa SSS at na pwede ninyong makita sa inyong computer o pwede nyo rin makita sa inyong cellphone kapag na-download nyo na po ang mobile app sa inyong gadget. Makikita po ninyo ang inyong membership information. Pwede nyo po silipin ang contributions record ninyo sa SSS. Pwede po kayo mag-appointment sa SSS. Pwede po kayo mag-apply sa iba't ibang benepisyo at pautang ng SSS gamit lamang po ang inyong cellphone. So, dinalian na po ng SSS, abalahin lamang po namin kayo sa kaunting abala sa pag-intindi ng pag-register at saka sa paghulog. At kaya nyo po yung magawa through online. Siyempre po, medyo mahirap lamang po sa umpisa. Kaya po, marami din kaming mga instructional videos at announcements at art cards para maging gabay po ninyo. Okay, maraming salamat po Sir Carlo. At
Sasagot na po tayo ng ilang katanungan sa ating mga viewers. Pero bago po yun, paalala lang po sa ating mga members. Again, good news po, extended na po yung ating short-term loan penalty condonation program. So apply na po kayo hanggang May 14. And naku-warningan din po natin yung ating mga members, pensioners. Mag-ingat po kayo sa mga fixers and scammers dahil going digital na rin po tayo, tuloy-tuloy din po ang pananamantala ng mga taong ito. So please, huwag niyo po silang i-accommodate at para hindi po makompormiso ang inyong mga personal information, pati na rin po ang inyong mga benepisyo na dapat po mapapakinabangan ninyo sa SSS. Mabanggit ko lang po, Ms. Vanjie and Sir Carlo, no, naglilipana na po ang mga fixers and scammers, especially sa Visayas area, sa Dumaguete. Marami na tayong natatanggap na insidente doon, ano, kaya pinapaalalahanan po namin kayo kung meron po kayong kamag-anak doon, no, wala pong pumupunta sa mga bawat barangay, no, para mag house to house. At mas maganda po mag-file po kayo ng personal sa ating po mga SSS branches at huwag niyo pong i-accommodate ang mga taong ito dahil grabe po yung ano, no, yung abuso po na nangyayari dahil a large percentage ng kanilang loan proceeds ang nakukuha ng mga fixers na ito. And as much as possible, kami po dito sa SSS ay gusto po namin yung mismong pensioner or ating mga miyembro ang lubusang nakikinabang ng mga benepisyong ito kasi para sa inyo po talaga ito. So kung meron man po kayong na-encounter ng mga ganitong klaseng individuals, please pakireport po sila sa inyong barangay or sa ating pong Philippine National Police. Ayan. At Ms. Banji, may mga katanungan po ba tayo mula sa ating mga ano viewers? Yes, Lisa. Ang dami-dami na, siyempre, paboritong guest ng mga members si Sir Carlo, no? Mm-hmm. Dahil ibang klase magpaliwanag talaga, word by word, no? Pero habang nagpapaliwanag si Sir Carlo, kapulong natin yung mga FB admins na sinasagot na yung ibang tanong para hindi rin naman tayo mapunuan, no? Anyway, unahin na natin itong good vibes message. Sir Carlo, sabi po ni Romerico Soliano, thank you SSS for your continuous educating us regarding our benefits and privileges. Ayan. Shout out sa iyo, Romerico Soliano. Okay, Sir Carlo, may tanong na dito. Hey, wala kay Bolo de Torres Jean Michelle. Good morning. Good morning po. Pwede ko po ba ipa-self-employed po sa SSS? Dati na po akong may SSS. Gusto ko po sana mag-self-employed. Thank you. Wala pong kay Bolo de Torres and Jean Michelle ang tanong. Sir Carlo? Yes. Ang sa atin naman, Banji, Lisa, kung ano lamang ang totoo, hindi ba? Bolo and Gina, salamat sa inyong tanong. Kung kayo'y naghahanap buhay para sa inyong sarili, opo, pwede po kayong mag-register bilang self-employed dahil wala po kayong employer. So itiyak po natin na sana ay maabala namin kayo na mag-register sa SSS na kanina po ay pinaliwanag ko kung paano kung wala kayong SS number, yun po ay online. At kayo, kung kayo ay may SSS number na, abalahin namin kayo doon sa form na kailangan po ninyong fill upan at i-submit sa SSS. Banji, Lisa, di ba pag naghahanap tayo ng trabaho, tinatiyaga natin ang proseso na required ng mga kumpanya o ng pamahalaan kung sa gobyerno kayo magtatrabaho. Tinatiyaga natin yung application form, itinatiyaga natin yung mga panuntunan nila bago ka ma-hire. So sana pagtiyagain din po ng mga self-employed ang ating proseso ng pagrehistro sa SSS, paghulog ng kontribusyon sa SSS, dahil babalik po yan sa inyo ng ilang beses po ang inyong hulog sa SSS para po sa proteksyon ng inyong sarili, na inyong mahal sa buhay at inyong mga beneficiaries po. So salamat sa tanong at yes, pwede po basta po kayo ay naghahanap buhay at wala pong employer. Yes, sir. May comment nga dito si Rosalina Lobito. Sabi niya, mas maganda pala ang self-employed kaysa voluntary kasi may easy. Sir Carlo, anong comment mo dyan? Oo.
nakasanayan kasi ng marami na magtuloy na lang ng hulog bilang voluntary member dahil siguro yun yung pinakasimple sa kanila noon ano at yun yung napili nilang membership type sa pagtutuloy ng contribution sa SSS. Pero kung tunay po kayong self-employed dahil kayo'y naghahanap buhay, kahit anong hanap buhay po yan, kung kayo'y professional, kung kayo ay nasa informal sector, basta po pumapasok ang inyong kita kada buwan sa kahit anumang paghahanap buhay ninyo, kahit self-employed. At sinasabi kong kahit ano man, ano, as in kahit ano, pwede po kayo'y nagtitinda lamang ng sampagita. Pwede po kayo'y vendor sa kalye. Pwede po kayo'y nasa palengke, naghahanap buhay para sa sarili ninyo, sa pamilya nyo. Kayo po ay self-employed at sana po'y magrehistro kayo sa SSS bilang self-employed para po may kaukulang protection po kayo kahit may kahit anong mangyaring matindi sa ating buhay ay may kaunti kayong protection mula po sa SSS. Tama, sir. Actually, nung maganap ng pandemic, ang dami nag-self-employed, di ba, sir? May mga business na nag-online, di ba, sir? Yes, napansin natin yan. Siyempre, na some months ago sa delivery riders, naging talamak ang pagpapasok ng mga naghahanap buhay bilang delivery rider. At na hinihikayat din natin sila na maghulog bilang self-employed dahil ang pagkaintindi po natin sa kanila ay medyo freelance ang kanilang estado ng paghahanap buhay. So sana ay kung may nanonood din dito ng delivery rider na wala, hindi naman sila empleyado, sana maghulog kayo bilang self-employed po. Lisa, ikaw naman. Yes, Ms. Vanjie, may question naman po si Weng Gabriel. Good morning po. Tanong ko lang po, may SSS po ang asawa ko. Kaya lang po, huling ano to 55 years old na siya at kino-confirm po niya sa atin kung pwede pa daw po bang ipagpatuloy yung kanyang contributions po ng kanyang asawa as self-employed, Sir Carlo? Yes, ang sagot ay yes, pwede. Yung asawa ay maabala po sana natin na mag-register bilang self-employed. Kung dati siyang may hulog, ibig sabihin dati ay malamang siya ay empleyado at ngayon siya ay naghahanap buhay bilang self-employed. Sana po ay magrehistro siya bilang self-employed at ipagpatuloy ang kanyang hulog sa paghuhulog sa SSS. Ang maganda yung tanong, Ms. Lisa, na bigyan ako ng pagkakataon na sabihin na kung kayo'y magpapatuloy ng inyong hulog sa SSS, sana po ay tapatan ninyo ang huling salary bracket na inyo pong pinaghulugan para po tiyak na ang inyong benepisyo ay hindi po bababa pagdating po ng panahon na magkiklaim kayo ng benefits. Dahil inuulit ko po, ang inyong pong benepisyo ay batay po sa inyong hulog sa SSS, sa dami ng inyong hulog at sa halaga ng inyong hulog sa SSS. So siyempre po, kung ibaba ninyo ang hulog ninyo sa SSS, may epekto din po yun sa halaga na inyong hulog sa SSS. So dapat ay matapatan man lang yun sa dati para po tiyak na hindi bababa ang hulog sa SSS. Kung kayang mas mataas, yun ang mas maigi, Ms. Lisa. Okay, salamat po sa tip, Sir Carlo. Ito po maganda naman po ang katanungan ni Cynthia Solasco Bersiles. May SS number na po ang asawa ko pero wala pa daw pong hulog dahil hindi pa nakakapasok sa company. Pwede daw po ba na magkusa na lang daw po hulugan ng kanyang asawa yung SSS para ano i-register po as self-employed? Possible po ba yun, Sir Carlo? Yes, dahil siya ay hindi nakapasok sa kumpanyang kanyang ina-applyan, ang wari ko ay
naghahanap buhay pa rin siguro siya sa ibang paraan para maitaguyod ang pamilya. So hula ko self-employed siya sa ngayon habang hindi pa siya nakapasok doon sa kanyang ina-applyan. So yes, basta naghahanap buhay bilang self-employed ay hinihikayat natin na maghulog bilang self-employed. Una, nasa batas. Pangalawa, para sa protection ng inyong sarili at ng inyong mahal sa buhay. So parang kinlaro ko lang, ano, Lisa, na we are assuming ibang pinagkakakitaan yung asawa na nag-a-apply. Kasi habang wala pa siya dun sa ni ina-applyan niya bilang empleyado, ang worry natin ay may iba siyang pinaghahanap buhayan pa bilang self-employed malamang dahil hindi pa siya empleyado. So pwede po. So yun lamang po. Thank you po, Sir Carlo. At ako, may mga po dito sa inyo. Shout out po kay Miss Beverly Hinto Balidyong at kay Lisa Daaron Trenchera. Nagpapasalamat po sila sa inyo, sir, dahil napakalinaw daw po ng inyong pagpapaliwanag at sana daw po lahat daw po ay very patient po, no, pagdating po sa pag-explain sa ating mga viewers yung value of SSS membership. Sir Carlo, maraming salamat po sa mga magagandang salita. Salamat po. Miss Lisa, Miss Vanjie, medyo I'm trying to be sensitive lang sa oras, no? Pero pwede ko pa bang samantalahin? May ilang minuto pa ba tayo, Lisa, Vanjie? Yes, sir. Go! Okay, madaliin ko lamang po, hindi ko ho nabanggit ang deadline sa pagbabayad ng kontribusyon sa hanay ng mga self-employed. Ang inyo pong hulog sa SSS ay may maluwag pong deadline. Ang deadline po para sa mga self-employed sa paghulog po ng inyong contributions ay last day of the month following the applicable month or calendar quarter. Pero mas mapaliwanag ko yan with an example, ano? Halimbawa po, para sa kahit anong buwan ng January, February o March, ang deadline po ng pagbayad ng contribution sa kahit anong buwan po na iyon ay April 30, sa last day of the month following the applicable month or calendar quarter. April 30 pa po ang deadline para sa buwan ng January, February o March. Ganun din po, sa April, May o June na buwan, ang deadline naman po ay July 31 pa po sa paghulog ng inyong contributions bilang self-employed. Sa aming tanaw, maluwag po ito. Kaya po ninyong ma-beat ang aming payment deadline para po tiyak na ma-post at ma-record ng SSS ang inyong mga hulog para sa mga buwan na inyong pong pinaghanap buhayan. Yun lang gusto kong itiyak na ihabol. Yes, sir. Thank you. So sabi nga nyo, so yung first quarter of this year, pwede yung bayaran sa katapusan ng April, di ba, sir? Correct, Miss Vanjie. Yun, no? Pero huwag na natin hintayin yung deadline, di ba, sir? Ay, oh, oh. Para hindi na po tayo makatagdag doon sa dami po ng tao dahil may iniiwasan nga po tayong virus. Anyway, sir, ito pa, ang dami mga katanungan, pero bago tayo magpatuloy, babatiin ko lang yung mga katulong natin na mga FB admins natin, sir, na habang naka-airy po kayo, eh, sumasagot po sa ating mga members. Tulad po ni Ma'am Jenny Carlos. Hi, Ma'am Jenny. Maraming salamat. Si Ma'am Flor, si Isa, si Luch, si Chef, si George, si Melissa, si Joe, JP, Mavi, Cynthia, Webelin, Grant, and sa ating mga bagong staff na po ng FB admins natin, si Russell, si Daisy, get close to Joseph, si Miss Ma'am Luke. Hello, Ma'am Luke. And of course, si Ma'am Normie Doctor po at mga staff po ng MSSG. Yan. Maraming salamat. Anyway, sir, ito na po yung tanong natin. Meron po isang self-employed member dito tulad po ni Annabella Torrechiva. Ang sabi niya, self-employed daw po yung asawa niya, pero bigla ngayon po, yung PRN na nakuha namin sa online app ay naging voluntary na po. Paano po ba ma-address to, Sir Carlo? Ay, hindi natin tiyak, ano, ang nangyari para doon po sa nagtatang paumanhin po. Ang huhulaan ko lamang po na baka po ay aksidente nating napindot yung
voluntary member na option sa paghulog sa nakaraang pagbayad natin. Kailangan nating maibalik ang kanyang registration sa SSS bilang self-employed. Medyo hindi maganda ang nangyari diyan, Ms. Lisa Vanji, kasi maabalan natin sila to register as self-employed. In this particular case, paumanhin po, dahil nag-voluntary member, kailangan ho natin ibalik as self-employed at gagawin po natin yung binanggit ko po kanina na member data change request form at kailangan po kayong ibalik bilang self-employed. Paumanhin po. Okay. Dapat nilang ayusin siguro, sir, na mag-update sa membership po sila. So, makipag-ugnayan po sa SSS. Opo. Yes, sir. Last question po mula kay Priscilla Balasilio. Hello po. Dati akong employed after unemployed. Tinuloy niya daw pong SSS pero voluntary ang status niya ngayon. Pwede ba daw siya mag-change ng status as self-employed, Sir Carlo? Mula kay Priscilla Balasilio. Sir? Hello po, Ms. Priscilla. Ang pag-change po ninyo as self-employed ay basta po kayo ay tunay na self-employed. Siyempre po, kayo po ay marahil kumikita, naghahanap buhay pa rin na sa inyong sariling gana at sa inyong gamit ang sa inyong sariling resources. So kung kayo ay naghahanap buhay para sa inyong sarili, kayo po ay tunay na self-employed. So dapat lamang po na kayo nga po ay magrehistro sa SSS bilang self-employed po. So yes po, pwede basta po kayo ay tunay na naghahanap buhay para sa inyong sarili. Siyempre, Ms. Vanji, Lisa, gusto lang naman natin yung totoo, di ba? So ang kahit sinong naghahanap buhay, kumikita, pero hindi sila empleyado, sila ay self-employed. Nakasanayan lang talaga ang voluntary member status, kaya yun siguro ang marami, pero itinatama natin yan ngayon, lalo na sa pag-expand nga ng Employees Compensation Program na covered na rin ang mga self-employed para lang sa kakarampot na dagdag na 10 piso o 30 piso kada buwan, may mahalaga silang protection mula sa programa ng Employees Compensation Commission. Tama po. Actually, sir, sa mga final claims po ng self-employed members natin, nagkoconduct po ng confirmation tungkol sa membership po nila. So, kailangan po talaga yung katotohanan lang po na self-employed members nila. Anyway, sir, nasagot na po natin partially or mostly yung mga tanong po sa mga comment section natin. I-address naman po natin ang mga tanong mula po sa regional offices natin. Isa? Yes, thank you, Ms. Vanji. At manggagaling naman po itong mga questions na ito mula sa Bulacan, no, and Pampanga. Good morning po. Ako po si Angel Infantado. Mag-ask lang po ako kung ano-ano po mga requirements at paano po ang process para po makapag-file ng maternity benefits. Voluntary member po ako ng SSS. Thank you po. Yeah, mabuting araw kay Ms. Angela. Yung pagdating po sa requirements, well, dapat muna natin malaman, no, Ms. Vanji, kung siya po ba ay employed o voluntary or self-employed member. Kasi kung yung employed member po, kailangan po nyo muna mag-submit ng maternity notification sa inyong employer. And ang good news po dito, Ms. Angela, ay pwede na po kayo mag-submit ng maternity benefit application online. Basta meron na po kayong my.sss account and at the same time, nairehistro nyo na rin po yung inyong disbursement account sa ilalim ng disbursement account enrollment module. So para po doon sa step-by-step procedure para at least mas klaro po yung proseso, no, pwede nyo pong panoorin yung ating pong instructional video sa pagsasubmit po ng maternity benefit application online. No, punta po kayo sa ating pong YouTube account. Meron po tayo yung My SSSPH and makikita nyo po doon yung ating instructional video para may guide po kayo habang nagsasubmit kayo ng maternity benefit application online. Ayan, at meron pa po tayong isang question po mula sa ating member. Hello, good morning. Ako nga po pala si Gina Bataliran. Tanong ko lang po kung sino po ang qualified na mag-claim ng death benefits kung wala pong asawa or family member. Thank you.
Okay. At ang question naman po ni Ms. Gina, sa mga legal beneficiaries, kung hindi po available ang primary and secondary beneficiaries, ito po yung legal spouse and yung parents ng namatay na member, pwede pong mag-designate ng beneficiaries, no, or legal heirs yung ating pong miyembro. And anong form ba yun, Ms. Vanjie? Doon po nilalagay yung mga listahan ng beneficiaries. So in case po na hindi available yung primary and secondary beneficiaries, ang magiging basihan po ng SSS ay kung sino po yung nilagay ng membro doon sa kanya SSS records. So yun po, may ilalagdag pa po ba kayo, Ms. Vanjie? Yung designated beneficiary sa nag-a-update ang mga members doon sa E4. So yun, napaka-importante po yun. Reminder sa mga member, yung may nag-fill up po ng E1 at E4, lahat po ng forms, itago po natin, napaka-importante po yan. Kasi hindi po, minsan kasi may mga members, Sir Carlo, na pagka-fill up ng form, kinitiklo po, nilalagay sa wallet. So pag kailangan na, gutay-gutay na po. So ingatan po natin yan. Reminder sa mga member, huwag pong ganda ng kultura natin. At syempre, Lisa, in-encourage natin mga members natin na habang malakas pa tayo, naalala pa natin yung mga detalye natin tungkol sa SSS membership natin, mag-update po, i-check lagi ang records natin at mag-member na po at mag-register na sa my.sss. Okay?